Isang napakasimpleng ulam recipe ang ating gagawin ngayon, swak na swak sa parating na Semana Santa. Ito po ay ang steamed fish fillet. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Ang gagawin kong face fillet ay isang madaling hanapin na isda. Ito po ay 400 grams na panggaseous face fillet o mas kilalang cream dory. Tulad ng sinabi ko, ito po ay isang 400 grams na frozen na cream dory at ithaw muna natin ito. At habang pinapalambot natin ang ating fish fillet, ihahanda muna natin ang ating mga sangkap. Kakailangan din po natin dito ng onion leeks o kaya pwede rin natin gamitin ang green onions dito. Ichachop lang natin ang white part ng ating leeks at kung gaano karami ay nasa sa inyo na po yan kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. At yung green part naman ng ating leeks ay gagawin nating pang-garnish mamaya, pang-topping sa ating fish fillet. Kakailanganin po din natin dito ng 2 thumbs na ginger. Babalatan lang po natin ito at hihiwain natin ng maninipis. Sa isa pang bowl ay maglagay naman tayo ng 2 tablespoon na oyster sauce. At saka po 2 tablespoon na soy sauce. 1.5 teaspoon na sugar. Haluin lang natin ng maigi hanggang sa mag-combine po ang ating mga ingredients. Pero guys, kung bago pa lang po kayo dito sa Dance Food Park, mangyari po lamang na paki-subscribe po ang aking channel. Paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong video uploads. Sa isang baking dish o kahit anong lalagyan na pwede natin gamitin pang steam, i-arrange natin ang ating fish fillet at i-spread natin on top ang ating hiniwang ginger at saka yung white part ng ating leeks kanina.
At ibubuhos naman natin ang ating ginawang sauce kanina. Uubusin natin ibuhos lahat on top sa ating fish fillet bago po natin steam ito mamaya. I-steam lang po natin ang ating fish fillet for about 15 to 20 minutes over medium heat. O ayan, luto na ang ating steamed fish fillet. At sa isang maliit naman na pan ay magpapainit po tayo ng sesame oil. About 3 tablespoons na sesame oil. At pagkatapos po ay ibubuhos natin ang ating mainit na sesame oil over the fish fillet. I-garnish naman natin sa ibabaw ng ating fish fillet ang ating hiniwang green part ng ating leeks. O ayan, narito na po ang ating napakasarap na steamed fish fillet. Kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin ang tugunan ito. Maraming salamat din po sa mga nag-like, nag-share at lalong-lalo na sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po.